Magandang gabi po sa lahat ng mga viewers natin, mga kababayan. Pag-usapan muna natin itong isang viral video po, no, na talagang kumakalat po ngayon sa ano, no, sa social media. Ito ay patungkol sa isang estudyante na with high honor daw ito, mga kababayan. Siguro yung iba na panood niya nila ito, at ako po ay labis na nalulungkot sa pangyayari, kasi tila ba ang ama nitong estudyanteng ito ay excited na sabitan o isabit ang honor o parangal na kanya matatanggap, no? Pero parang dinedma siya dito, mga kababayan, ng kanyang maestra. Dinedma ba o hindi lang napansin? Pero marami po ang nagbigay ng kanilang opinion dito. Imposible daw na hindi mapansin ito ni ng kanyang maestra. Eto, kung mapapansin nyo, no, eto yung ama, eto yung tatay, mga kababayan. Ayan, kung mapapansin yung tatay, tapos yung kanyang anak, ayan, sa tabi niya, no, medyo natatakpan. Ngayon, may mga parangal, ito po ay ano eh, parang awarding po ito, with high honor daw kasi dito ang bata, yung kanyang anak, itong tatay na ito, no? Pero, sa dinami-dami na po na lumalapas, tila ba itong estudyanteng ito ay nakalimutan? Nakalimutan nga ba o sinasadya talagang kalimutan? Pakinggan natin ito, mga kababayan, ha? Ayan. Oh, kung mapapansin mo, lumipat sa bandang kanan ang tatay at ang kanyang anak ay nasa bandang kaliwa. Diba? Kung mapapansin nyo, mga kababayan, tinawag na yung nasa unahan nila na estudyante. Pero, eto mag-ama, alam nyo ba, kung mapapansin nyo dito, ay nilampasan pa ng mga ng nasa likuran nila. Kaya nagtataka dito ang ama, mamaya pa, makikita nyo dito, mga kababayan, mga karancho ko, ha? Ayan. Ito namang maestra, no, parang nire-remind na siya dito ng ano eh, no, ng kapwa niya maestra, masyadong Tagalog na Tagalog, no, teacher, baka hindi nila alam ang ibig sabihin ng maestra, no, actually, ang maestra ay hindi salitang Tagalog, yan ay salitang Espanyol. May isang, eto, yung guro na tumatawag sa mga pangalan ng mga estudyante dito, mga kababayan. No. So pakinggan natin, ha. Panoorin natin. Ayan. Yung tatay, nagtataka. Tinan nyo, ha, kinaukausap niya, siguro tinatanong, anak, meron ka ba talagang honor na matatanggap? Bakit nalalampasan ka? Oh, siguro itong bata naman ay na-inform naman sa siguro na siya ay may matatanggap na honor. Ayan, oh, tingnan nyo, ha, tinatanong na siya ng tatay niya dito kasi ang tagal na nila, biruin nyo, lumampas na yung sa likuran nila, natawag na yung sa likuran nila, pero sila, yung itong estudyante ito, hindi natatawag. Yung bata, nagsasalita rin naman siya, sinasabi niya na ano siya, parang siguro alam niya talaga na with honor siya, siguro confident din siya, with honor siya. Kaya siya nandyan. Kaya niya pinaalam sa tatay niya. So ang tatay niya, mukhang excited din talaga na mag ano ng honor sa kanyang anak, di ba? Ganyan naman talaga ang mga magulang, no? Lalo kapag ka ang anak mo eh may natatanggap na award after ng pagtatapos ng klase, di ba? Ayan. May mga kababayan, eto po, no? Nakikita diyan, no? Nagtataka na yung tatay kasi bakit hindi ka tinatawag, anak? Anong meron? Ngayon, itong teacher dito, mamaya, kinalabit niya na yung guro na nagtatawag ng mga pangalan ng mga estudyante. Ayun o.
Oh, parang nire-remind niya na 'yon eh. Oh, parang nire-remind niya ni isang yung teacher na nagtatawag ng pangalan eh. Ayan oh. Oh. Tignan niyo ha, lumagpas na naman yung nasa likuran nila, tapos yung tatay, tinawag na yung teacher ngayon. Ano ba ma'am, bakit pa, hindi pa kami natatawag? Eh sila yung nasa unahan. Ha? Tapos, tila pangiti-ngiti lang yung teacher. No? Tila pangiti-ngiti lang yung teacher, mga kababayan. Alam niyo, dapat sa mga ganitong ano talaga, no? Make sure talaga na yung mga estudyante niyo, para naman hindi napapahiya, kasi lalo na usong-uso ngayon ang cellphone, syempre pagka may mga ganyan eh nakukuna ng cellphone, no? O ng video, tapos ikinakalat yan sa social media. Marami tuloy ang mga nagagalit, no? Sinasabi nila, ano ba naman teacher yan? No, hindi man lang inasikaso, hindi man lang inano kung nandito pa sa listahan ang pangalan ng estudyanteng ito. Yan ang mga nakita kong komento dito sa video na ito, mga kababayan. Ito'y trending po. Kaya dapat, no, ayusin ang mga guru natin ang mga ganito, ano, no, at sana nga po ay mapansin ito ni BP Sara. Hindi, ito ha, kahit na sabing simpleng problema lang ito, dapat, no, mabigyan din ng panahon, no, o mabigyan din ng attention ni BP Sara. Alam nyo naman, ang mga ensaymada, mga etosera din yan eh. Pagka nakita nila, baka mapanood nila ito, sisihin nila si BP Sara na naman. Oo. Baka sabihin nila, kasalanan ni BP Sara yan kasi yung mga teachers niya, hindi niya inaanong mabuti. Dapat bilang defense secretary, dapat tutukan niya yung mga teachers. Ganyan ang mga utak ng mga ensaymada. Okay, tuloy natin ha. Oh, ayan oh. Oh, yung tatay, mapapansin nyo, nagtataka na siya, takang-taka na siya, mga kababayan. No, kasi nauna na yung dalawa, no, yung magtatay, nauna na, yung nasa likuran nila, tapos eto namang tatay nito, estudyanteng ito, no, ay takang-taka siya. Oh, ano bang meron ba? Siguro sa isip-isip nito, baka naman walang award itong anak ko. Nakakaya naman. Pero imposibleng pipila sila dyan. Imposibleng sila ay ano dyan kung ano. At siguro yung estudyanteng ito o itong batang ito ay kumpiyansa talaga siya na meron siyang matatanggap na award. Tuloy natin ha. Ayan guys, oh, yung tatay, para bang mag-walk out na eh. Oh, umalis na siya doon sa pagkakapila, para siguro nakakaramdam na siya ng inis o hiya, no? Dahil sa hindi sila tinatawag. Hindi sila natawag eh. Hindi tinatawag yung anak niya. Ayan oh. Oh. Ngayon, kinuha niya ngayon yung attention ng guro, pero yung guro, parang tataka rin. O, nag-walk out na yung tatay dito, mga kababayan, no? Hindi kaya may pagkakamali dito yung advisor itong estudyante? Hmm? Baka nam, or baka rin, wala talagang honor yung bata. Ha? Eh, pero bakit siya umano dito, no? Pumila. Siguro na, sigurado naman siguro siya na, o siguro naman, meron talaga siyang honor. Kaya lang, hindi nalagay yung pangalan niya doon sa program. Baka may pagkakamali yung mga teacher na umayos yung program na yon. Oh, tingnan mo yung tatay, umalis na oh. Yahiya na yung tatay sa nangyari. Sa nangyari, no? Sana ito mabigyan pansin ito ni BP Sara bilang isang DepEd secretary, no? I-remind niya ang ating mga guro na dapat kapag ganito ayusin nilang mabuti at make sure na walang mga estudyante o mag-aaral na napapahiya sa mga oras ng ano, no? Kasi po mga kababayan, sa ngayon po talaga lahat ng mga nangyari sa
sa hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo, eh nakukunan na po ng camera kasi talaga ang number one talaga na ano ngayon ng mga tao ay cellphone, no? Kapag ka may mga katulad itong event o ganitong klaseng programa, iba diyan nag-aano sila ng video, no? Nagkataon naman na napansin siguro ito nung nagbibideo na ganito ang nangyari doon sa estudyante, no? Na para bang siya ay na-etsapwera, no? Na dapat sana nauna pa siya doon sa sa mga tinawag At mukhang wala na kasunod itong estudyante ito. Mukhang wala na kasunod kasi doon na natapos yung kwan eh. Sana naman po no maimbestigahan ito ni VP Sara at kung may pagkakamali man siguro ang mga teachers, sa akin naman dapat 'wag din sila i-bash, no, baka may pagkakamali lang sila. Ito naman nag-a-announce, maari hindi niya rin alam syempre kung ano 'yung nasa sa programa, no. Yun ang ina-announce siya. Baka 'yung adviser ng estudyanteng ito ang may pagkakamali or baka ito estudyante ay wala talagang matatanggap na award. Alin lang sa dalawang yun? Ano? Kaya doon sa mga nambabas, sa mga guru dyan, no? Sana naman wag yung namang basta-basta ibabash. At sana makarating din ito kay VP Sara, mapaimbestigahan niya ito kung ito ba talaga ang nangyari. Kasi maiksi lang yung video eh. No? Inisip ko, baka talaga may buong video ito, ang kinuha lang talaga nila o in-upload lang talaga nila yung maiksing video. Kaya ako man ay ayoko rin husgahan ang ano dito, no? Sana talaga mailabas yung buong video para naman maging fair din yung mga buzzers, no? Ma-realize ng mga buzzers na hindi pala basta-basta dapat nahuhusga, lalo na't may maiksi lang pala yung video na napanood. Baka mamaya yung buong video pala niyan mahaba pala at talaga nagka-awardan na o natanggap yung ng bata yung award na para sa kanya.